Good day, mga bossing! So, nagpakabit tayo ng... Ano ba tawag doon? Malimutan ko ah. Insulator. Insulator, yun. So, magaling pa si Mrs. ah. Nagpakabit tayo ng roof insulator. Kasi, magsa-summer na mga bossing. Grabe yes, ang init. Yes, March na. Kahit na malakas ang aircon ni Suzuki Espresso, nakaka-apekto yung init sa labas. Para lumamig yung loob. And then, dito kasi pag ginawakan mo siya, raramdam mo talaga yung init eh. Yung init. So, nagpakabit tayo. Ganito yung pinagawa namin. Okay, nandiyan na si Kuya para mag-install. Nang, ito gagamitin Kuya, insulator. Ayan. Pinaklas na ni Kuya. Sanay na sanay. Marami ka na nakabitan na espresso? Marami na. Hindi na yung mabili. Sanay na sanay oh. Espresso. Pagkadating, baklas ka agad eh. Espresso at saka salo. Marami sa halo-halo na. Oo. SUV. Pero ang pinakomplikado ito. Pinakamahirap baklasin, espresso? Sa espresso isa. Bakit? Maraming screw? Hindi sir. Hindi siya basta yung kunwari, baklas mo diba? Tapos baba mo na hindi eh. Ihilain mo pa yan. Tapos pagbalik, ganun din. Hindi siya yung, hindi siya pangkaraniwan lang na baklas mo lang na. Hindi ka tulad ng iba nga na baklas. Baklas ka dito lang. Kung i-kumpara mo sa Mirage, mas iba. Oo nga, pag malakas ang ulan, maingay nga sa bubong. Parang ano, parang bumabagsak mga bato. Buhangin na. Tsaka, kahit malamig sa loob, pag sobrang init talaga, pag ginawa ka mo, naramdaman mo init. Kasi, yero lang talaga kasi. Oo. Hindi pa rin. Makikita ko mamaya. Kasi ang ilalagay rito is 10mm. Hindi siya pwedeng manipis, hindi siya pwedeng makapal. Sakto lang. Sakto lang talaga. O, kasi kapag makapal, halata, no? Lulundo. Oo. Kasi hindi mo may babalik yung mga lakmang maayos. Hindi mo siya may babalik na sa dati. Oo nga. Kaya parang mahirap din i-DIY ito. Hindi kasi siya katulad ng normal na... Bagsak agad. Ito kunwari, ito. Sa kotse, sukulit mo lang yan, bababa agad. Ito hindi. Ito diba, ayayipin ko siya. Oo nga no. Pero sa Mirage ba meron ding insulator? Wala rin ganyan din. Ganyan lahat. Oo nga no. Saluto. Saluto. Mirage. Pagtanggal mo yero na kagad. Saluto si Mirage, bagay lang naman. Ayan o, pagkabaklas na ito, yero na kagad. Oh, ang init. Wala man lang insulator. Yan, sabi ni Kuya sa ibang installer, 2,000 hanggang 2,500. Sa kanya, 800 lang. Pero alam ko, marami na rin gumaya. Pero home service pa. Depende rin kasi sa gagamitin. Pero isang materialis lang yun, kahit anong gamit. Oo. Kahit anong kulay pa ng insulation na gamit. Same pa rin naman yung product na ganun pa din. Ang habol mo naman dyan is same quality. Yung heat reduction tsaka yung noise reduction. Oo. Pagkain ng mga pandikit. Mararamdaman mo na yung pagbabago. So dami.
Pero yung single mo, depende pa rin sa unit, no? Hindi, sir. Lahat ng sedan, sir. 800. 800. Mura na yun. Home service mo niyan, word of mouth. So, recommend ka. Yun lang dalaga. Kasi mas malaki yun, eh. Malaki yun, mas. Tapos sila mismo naman, alam naman na lang yung list nyo, no? Oo. Eh, sa bahay pa nga lang, di ba? 5mm yun, sir. Nasa bahay. Oo. Ito, 10mm. Ah, mas makapal. Tsaka single-sided ka naman nila. Nalagay sa bahay, single-sided lang. Yan, double. Kasi pag hinahawakan ko, nararamdaman ko yung init eh. Ngayon wala na yan. Malayo. Ay, na, pagbukas mo eh. Oo, di ba? Saan mga lugar ka nag-ano kuya, nagsaservice? Santa Rosa. Laguna yun? Oo. Laguna, Rizal. Rizal. Teresa. Teresa. Kainta. Tsaka may Kawayan, Bulacan. Meet up yun pag sa may Kawayan, Bulacan. Oo. Meet halfway kay Lugi ka dun eh. Sobrang layo na. Kasi galing pa ako ng Gentry. Oo. Ang tagal ka na nag-install niyan? 2 years na rin. 2 years na rin. Pero ano, 2 years. 1 year yung page ko. Pero 2 years na ako nag-install. Bago lang yung page ko. Pero ang dami ka agad ng papakabit eh. Kasi basta maayos naman yung gawa na ito. Oo. Ganun talaga. Malakas na advertisement yung ano eh. Basta mahalaga kasi yung word of mouth eh. Yung pag binaklas mo siya, same as ano. Oo, pag binalik mo, parang wala lang. Parang wala lang. Kasi yun yung mahalaga eh. Kahit naman ito, kung sasakyan mo sasakyan, di ba? Oo. Pag pangit na yung ano. Ayaw mo rin mababoy, di ba? Ganun yan. Oo. Yun parati ka matututo sa gumagawa. Kasi siyempre, car owner din ako. Kaya alam ko yung feeling. Diba? Okay, bayaran na natin si kuya. Yan o, 800 lang ang singil niya. Kuya, oh. Thank you. Sir, picture na lang kita. Ah, sige. So, ayun na nga mga bossing, ano, ganun na yung nangyari sa pag-install ng ating insulator. Or after few days na ginagamit namin itong si Suzuki Espresso, we can tell yung difference nga ng merong insulator sa walang insulator. Nakita nyo naman, no, binaklas itong cover, is wala talaga siyang insulator, nakarekta siya sa metal, sa bubong. Yes. Kaya ramdam mo yung init eh. Malamig talaga ang aircon ni Suzuki Espresso. So dahil nagpalagay tayo ng insulator na to, mas nakadagdag siya sa lamig, mas madaling lumamig ang sasakyan. And meron akong mga narinig at nabasa na useless daw yung pagkabit ng insulator sa sasakyan na hindi na daw kailangan. Nire-respeto ko naman yung mga sinasabi nyo, pero ako bilang isang car owner na nagpa-install ng insulator, masasabi ko lang sa inyo, based sa experience namin, is meron talagang epekto sa sasakyan. Nakakatulong talaga siya para ma-reduce yung heat na pumapasok sa sasakyan. Yes. Kaya dito pa lang oh. Hindi mo na maramdaman yung init eh. Bukod doon, dito kay Espresso, additional noise reduction or ano bang tawag doon? Cancellation. Noise cancellation. Parang ganun, nababawasan niya yung ingay galing sa labas. Bubong. Lalo na pag umuulan ng malakas. Yes. Parang binubutas yung bubong. Mm-hmm. Ngayon, nung nagpalagay kami nito, nabawasan. Siyempre, maririnig nyo pa rin. Pero maririnig nyo na nabawasan yung ingay ng sasakyan.
kudos kay kuyang nag-install. I-flash ko na lang yung page niya. Ayan. Actually, parang hindi niya na kailangan ng advertisement eh, kasi marami na siyang na-installan. Marami na siyang customer. Very professional si kuyang installer. Imagine, 4 p.m. ang schedule namin. 3 p.m. nasa bahay na siya. So, very on time si kuya. Thank you sa'yo, Bossing, na nag-install. Maraming salamat sa mga Bossing na nag-subscribe sa ating channel. As of this moment, meron na tayong 4,200 plus na subscribers. Thank you very much mga Bossing sa pagsubaybay sa panonood ng aming vlog ni Mrs. And sana samahan nyo pa kami sa ating road to 5,000 subscribers. Yes. Thank you very much mga Bossing. And para ma-reach natin yung 5,000 subscribers na yan, anong sasabihin, Bebe? Don't forget to like, share, and subscribe to this video. Have a good day. Bye! Bye.